today's vlog, wala muna tayong mga challenge. At ang ating pag-uusapan for today ang ating mga chile! Sekreto sa ating mga leki-leki. Yes! Kasi marami ngayon mga babae, di ba? Nai-insecure kasi nga. Yeah, now conscious sila sa kilikili nila. Yes. Ganon din kami dati. Oo. Minsan din naman, pag ano, di ba? May insecure ka talaga kasi may nakita ka mas maayos na kilikili. Tapos so, sa'yo, ganyan. Ikaw, ganyan, ganyan. Yung mga, yung pag-usapan natin or yung sasabihin namin sa inyo, pwede siyang makatulong. Yes. Para ma-improve yung kilikili natin. And disclaimer lang, guys. Ito pong sasabihin namin ay sariling opinion lang po namin. Yes. So, let's start! Ayun. So, bago kami maligo, ginagawa namin, naglalagay kami ng kalamansi sa kilikili. So, yung gagawin nyo lang din sa kalamansi, hatiin nyo siya into half, tapos, yung hiniwa nyo na, ilalagay nyo sa kilikili nyo. O kaya, ano, pwede rin na, kunyari, meron kayong mga cotton balls kapag afford nyo. Ano siya, pipigain nyo siya sa cotton balls, saka nyo siya ipapaikot sa kilikili nyo, ganyan-ganyan. Para minsan kasi, lang. Oo, minsan kasi, kunyari, kinati natin siya half. Tapos yung mga gilid-gilid niya, matalas, diba? Pa. Naka-damage din siya ng kilikili. Kaya, kung dapat, gentle lang. Nyo, magdagdag na lang kayo ng cotton balls, tapos, tsaka nyo siya ipahit sa kilikili. Paikot lang, para matalas. Tapos, ibabad nyo siya ng 5 minutes pataas. Kung marami kayong time, okay na yun. Okay na yun. Nakakabawas rin siya. Diba minsan pag pinapawisan kasi tayo, meron minsan nangangamoy. May amoy. May asim talaga lahat tayo. Lahat naman tayo meron. Huwag yun ang ikaila. May asim talaga pag ano pinagpapawisan. Kaya yun, itong paglalagay mo ng kalamansi, pwede siyang everyday or kung marami kang every time. Every other day, pwede din. O kaya marami kayong kalamansi sa bahay at wala ka namang ginagawa, gawin mo lang ng gawin. Pwedeng bago maligo or minsan, pag hindi ka naman maliligo or ano, maglagay ka lang. Pag free time mo, ganun. Para ma-lessen yung asim pag pinagpapawisan tayo. Yes, tama. Yeah. Tapos may vitamins rin to na dulot sa ating mga skin. Nakakaganda din siya ng ating skin. So, let's move on sa ating second step. So, second step naman is yung ginagamit natin. Yung ginagamit namin after maligo, yes, pareho kami ng ginagamit. Is etong Milkoo. Alam ko ito ano, wait lang, makikita pa. Yung ganito kaliit, alam ko nasa 50 plus lang. 50 plus ito, 80 plus. Ayan. Ito yung ginagamit namin. Yes. Kasi ano, hindi kami gumagamit ng mga deo. Kasi sabi nila, ano daw eh, nakakaitim daw yun ang kilikili. Pero ewan, natry kasi namin yun. Nagtry din kami ng deo. Tapos, sa uniform, di ba? Nakaka-ano siya? Naka-yellow stain. Nagkakaroon ng yellow. Lalo na kapag sobrang init, tas pawis na pawis, di ba? Eh, pinagpapawisan yung kilikili natin. Ayun, kapag nag-deo tayo, naninilaw siya sa damit. Kaya, mas prepare na namin na ito yung gamitin. Ito yung ginagamit namin talaga simula pa. Hindi po ito sponsored. Yes, hindi siya sponsored. Pero guys, kasi baka pag nag-deo talaga kasi kayo, meron siyang ibang effect sa skin natin. Tapos, ano pa siya ng kilikili. Tapos, yung sa damit pa natin, nagli-leave siya ng yellow stain. Yung iba nga, di ba? Paiba-iba na nang ginagamit ng deo. Hindi kasi nila alam kung ano saan sila yung dapat gamitin. Kaya kami, ito talaga yung ginagamit recommended. Recommended siya. Highly recommended. Kasi subok na namin siya. Tapos guys, magbibigay lang kami ng tip para dito. Di ba kasi 80 plus nga to. Tapos ito tumatagal to sa amin ng ilang months din. Ilang months. So ganito kasi yung ano niya. Pag binuksan mo siya, ito diba itong maliit. Minsan, pwede mo rin itong gamitin pang travel size kasi itong maliit eh. Tapos, di ba, ganyan. Maganda siya. Ayan, ganyan. Marami siyang butas. Marami siyang butas. Para mas makatipid kayo. Para mas makatipid kayo, ganito yung ginagawa namin. Di ba kasi ito, meron siyang sticker na tatanggalin mo bago mo gamitin. Yung ginagawa naman namin is ganito. Ayan, di ba? Ayan, ito yung sticker niya. Binutasan lang naman siya ng dalawa dito. Para mas makatipid mas ka. Kasi yung lumalabas kasi na, kapag, ano, kapag ganito, katulad nito, lahat bukas. Ano, kapag binuhas mo siyang gano'n, ang daming na natatapon. Sayang naman. Kaya ganito yung ginawa namin. Bubutasan mo lang siya ng ilang butas kung gano'ng ka baka dami maglagay sa kilikili mo. Tapos dapat yun, sakto mas lang. Tipid yun. Yan. Then, move on na tayo sa ating third step. Yung
ano naman sa pagpa-plak tsaka sa pag-shave. Sabi ng iba ano daw, pag nagpa-plak or nag-shave ka daw is nakakaitim, nakakailiki. Hindi mas ano daw nila yung sabi, wag daw tayo mag-shave kasi daw nakakaitim ng kilikili. Pero guys, kami, ako nag-shave every day. Nag-shave kami. Ayan o, kita niyo ba? Ayan. Everyday shave. Yan, nag-shave kami. Ako everyday talaga. Ewan ko, tinry ko kasi sa akin kasi sabi nga nakakaitim daw. Pero hindi naman eh. Depende yun sa pag-shave mo at sa pag-pluck mo. So, dapat sa akin, talaga maayos yung pag-shave mo. Kasi kung bara-bara ka mag-ano, wala talaga. Ganun talaga kiligili mo, boom, boom, boom. Wala talaga ang nangyayari dyan eh. Dapat talaga ma-gentle lang tayo pag nag-shave tayo. Ganun. Tapos yung nag-try din kasi ako mag-pluck ng buhok sa kilikili. Ay, hindi pa na-try yun eh. Ano, numinipis daw, di ba, after mo bunutin, ganyan. Pero kung kayo, sanay kayo mag-pluck, okay lang rin naman. Di ba, pag magbubunot kayo ng buhok sa kilikili. Masakit kasi yun, di ba? Kung yan, pag ganyan, patayo yung siya. Buhok, pag ganun nyo rin siya bubunutin. Pero pag pa-shave, pag mag-shave kung lang. Kung saan nakaturo ko niya, di ba yung mga buhok natin sa kilikili, kung saan siya nakaturo, sabi nila, dun mo daw siya i-pluck. Pero pag shave, opposite daw. Para mas maayos. Pero minsan, ano, mas nakakatulong rin yung, kunyari, di ba, pag ganun yung mga buhok. Mm-hmm. Tapos, pag sa shave ba, pwede rin siya na hindi opposite. Kasi minsan, mas maganda siya sa skin. Ewan ko. Na-try ko lang. Sa akin, ano, kung kunyari, yung mga buhok natin sa kilikili, kung saan siya nakatapat, dun ko siya isi-shave. Kunyari, nakapataas siya, pataas ko siya isi-shave. Kunyari, pababa siya isi-shave. Tapos, ano, try nyo yung may bilang kayo sa pag-shave. Kunyari, di ba dito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapos, sa kabila naman, wag yung ano, kasi hindi, sobrang dami, ganun, wag yung ganun, kasi nakakadamage siya ng, tsaka dahan-dahan ano, lang, kasi nakakasugat din yung blade din yun, masusugatan yung kilikili. Tapos, dun din nagkukos yung mga chicken skin natin sa kilikili, sa pag-shape, tsaka sa pagpa-pluck. So, yung ano pala, yung nag-try ako mag-pluck, nagdugo siya kasi hindi ako sanay, nakailan akong buhok, tapos nagdudugo talaga. Ako simula nung, tinry ko yun isang beses lang. Tapos sabi ko, hala, ang sakit, ang sakit. Tapos wala na, hindi ko na inuulit. Sabi ko, okay, okay na ako sa shave. So kasi yun guys, hindi siya totally nakaka-itim. Depende sa pag-shave mo. Depende siguro talaga. Tsaka depende rin sa skin. Kasi siguro yung iba talaga, hindi sa kanila, ano, sa pag-shave. Kaya nangingitim. Ewan ko, sa amin kasi, mas prefer namin yung pag-shave. Tsaka hindi naman nangingitim yung kilikili na. Yeah, so... Let's move on! So, guys, advice na tayo sa mga gagamitin nyo or dapat hindi gamitin. Yes. So, inuulit lang namin, mas sa mga ano, mga gumagamit dyan ng mga ano, na napapansin nyo may mga yellow stain na yung mga damit nyo, ganun. Ano, suggest lang namin na try nyo to, or kaya magtawas kayo. So, guys, meron namang piso-piso, mas mura yon. Parang ganito lang rin naman siya, pero ito, double purpose kasi siya. Meron na siya sa underarm, tapos sa paa. Tapos, advice din namin, huwag kayo masyado nagsusuot ng mga masisikip na damit. Tapos, yung grabe, higpit na higpit yung kilikili nyo. Kasi, naiipit yan eh. Kawawa. Lalo na pag pinagpapawisan tayo. Lalo diba? Na 24 hours mong suot yung damit na yon. Kawawa yung kilikili. Tsaka, mag-ano kayo, magpalit lagi ng damit. Huwag yung ano, kung ano yung sinuot nyo kahapon, yun ulit isusuot nyo. Tapos guys, yung ano, hiraman-hiraman. Diba kung yung tropa mo, ganyan. Pero okay lang. Hindi naman namin sinasabi na huwag kayong maghiraman. Siyempre, kami din naman. Kami naghiraman naman kami. Pero yung alam diba, limit. Lalo na kung alam mo na may amoy, diba? Yeah. Wag nyo na itry kasi baka mahawa din kayo. Kasi nakakahawa yun. Tsaka guys, yung sa damit pala na medyo, ano yung madulas na tela, mga ganon. Huwag kayo ano, araw-araw magsusuot ng ganon. Kasi, di ba nagkakaskasan yun? Pag kumakaskas yun sa kilikili natin, make sure na nangyayari. So, yun, nakakaitim yun. Nakakaitim ng kilikili. Kaya iwasan nyo din yung pagsuot ng kilikili. Hindi naman namin sinasabi na huwag kayo ano limitahan. Limit lang. Tsaka huwag nyong ibabad na yung damit nyo sobrang tagal na suot nyo. Lalo na yung, di ba, masikip. Pagpawis na. Oo, pinagpapawis. Palitan nyo na agad. Ganun. Palit. Tapos minsan, kunyari, di ba, alis kayo, try nyong magbaon ng ano, mga damit. Kasi, di ba, pag pinagpawisan tayo, mangangamoy talaga yun eh. Mangangamoy. May asim talaga eh. Magpalit ka na lang ng damit kasi huwag mo siyang isuot pa rin kahit alam mo nang may amoy. Alam naman natin sa sarili natin pag nangangamoy tayo eh. Or hindi tayo yung nangangamoy. Mag-notice mo naman sa sarili mo yun pag alam mo na may amoy ka na, di ba?
kahit bakit kayo nga minsan 'di ba sa MRT nga naaamoy na yung mga nakaganyan ganyan. Kasi ano talaga pagpawis hindi na rin naman natin alam kung saan sila nanggaling or ano, pagod rin talaga yung iba kaya hindi nila napapansin or nanonotice na may tsaka lagi kayo maligo, araw-araw maligo para tapos i ganunin niyo na face towel yung kilikili niyo para natatanggal wag, din. Tsaka yung guys, yung ano, 'di ba, meron tayong panghilod sa banyo. Huwag niyo i, 'di ba, yung kilikili pag maghihilod na tayo, huwag yung bara-bara sa kilikili kasi dapat dahan-dahan lang talaga kasi nadadamage yung kilikili natin. Yung tanggalibag lang ba, hindi yung tanggal buong kilikili na. Yung mga ano diyan, walang confident na magsuot-suot ng mga sando-sando, guys. Gawin nyo na yung ano mga ina-advise namin. Malay nyo, di ba? Tsaka, guys, huwag nyo ikahiya yung mga buhok nyo sa kilikili. Oo, kasi natural tayo. Yan, natural. Sinabi namin, guys, makakatulong siya sa inyo para ma-prevent yung pangangamoy tsaka yung yes. Ginagamit nyo is mapalitan nyo na habang may time habang, pa kayo. Habang maaga pa para hindi pa ma-damage yung kilikili nyo kung patuloy kayo. Ginagawa nyo pa rin yung nasanayan nyo. Malay nyo, mas effective pala sa inyo yung ganito. I-try nyo rin kasi wala namang mawawala. Tapos quarantine rin ngayon para ma-try nyo yung... Try nyo, one week. Malalaman malay nyo, may magbago. Tapos guys, di ba yung may mga damit na tayo na may yellow stain, ilayo na natin tapon siya na sa atin. Tapon nyo na yun. Oo, pero pwede rin natin siya matanggal by ano, using calamansi rin. Di ba bago natin siya ibabad, ibabad nyo muna. Parang gagawin nyo sa kilikili nyo. Ganun nyo rin siya dun sa part na may yellow stain. Tapos ibabad nyo siya dun. Tsaka nyo siya laban. Proven and tested. Makakatanggal yun. So, guys. Thank you for pakita watching. Pakita muna daw natin yung kilikili natin. So, guys. Sana nakatulong kami yung mga advice namin. Oo, sa inyo. And sana itry nyo rin. Yes. Para sa inyo naman to. Para sa ating kilikili. Yes, mag-shoutout na kami. Shoutout to French Alcover, Francis Petaliana, Zildjian Tolentino, Janela, hindi ko nakikita. Janela Saldo, Kale Andre Kaawa, and Curisel. Bye! Thank you guys. Thank you for watching and sana makatulong ito sa inyo at itry nyo na rin. Yes, bye!